So ngayon po mga idol, ipag-usapan naman natin yung patungkol sa inorganic tsaka organic followers. So ang dami po kasing nagtatalo dito dahil nga po may nakikita akong post. Kapag ka daw po kasi sinasabi nila na follow you yung lumabas, inorganic daw po yun. At ang organic daw po mga idol is following you from your reel. No mga idol, hindi ko po alam kung saan nila nakitang news yun mga idol, no, pero nalito lamang po siguro sila yung mga nagsabi, no, nalito lamang po yun mga idol, no. Pag sinabi po natin mga idol na organic at inorganic, ang pinakaiba po niyan, yung organic, nag-follow sa atin ng kusa, nag-follow sila dahil sa ating content. And then yung inorganic naman po is nag-follow po sila katulad yan ng mga nakikipag-follow to follow. Yung parang may kapalit, kailangan i-follow mo din sila. Yun po yung inorganic. Pero mapa-organic at inorganic po yan mga idol. May bilang po yan sa ating followers. Okay? May bilang po yan. Ang advantage lamang po mga idol ng organic followers ay pinalo ka nila dahil sa iyong content. Ibig sabihin, nagustuhan yung iyong content at maaaring sa susunod na post mo is panoorin ulit nila yung iyong mga videos. And then, yung inorganic naman po mga idol is dahil pinalo ka nga lang nila dahil kailangan nila na mag-follow ka din sa kanila para madagdagan yung iyong followers is maaaring hindi sila manood ng inyong content. Yun po mga idol yung pinagkaiba ng organic sa inorganic. Pero hindi po ibig sabihin, wala pong bilang yon mga idol, tulad po na sinasabi nila na kapag ka-follow you. Ibig sabihin lang yan mga idol, maaaring nag-follow sila sa ating timeline, sa ating comment, or sa ating mga post, mga longer form video mga idol, no? Then, yung isa is sa reels nga nag-follow. Okay?